Ginawa ko yung video na to para magsilbing guide para sa mga gusto na masubukan yung trail dito sa Halaala. Ang Halaala ay isa sa mga bayan ng Rizal. Kung galing ka ng Manila, basta sa part na yon, bandang Antipolo, madadaanan mo muna yung Tanay, tapos yung Pililla, tapos yung Halaala na. Sa dulo ng Halaala, kalapit na rin ito, yung mga bayan sa Laguna. Ano ba yung JTR? JTR yun yung acronym para sa Halaala Trail Rides. Yun yung pangalan ng community dito ng mga trail riders. Pinasimulan niya ni Goyo or ni Alexis. Siya yung pasimuno ng pagte-trail dito. Siguro dahil nung magbuo siya nung bike na pang trail talaga. Napilitan siya na maghanap ng mga lugar dito na pwedeng pag-trailan dito sa Halaala. Kasi bago yun, wala naman talagang trail dito. Yung una, mga simpleng mga daan lang, mga daan tao, daan kabayo, ganun lang yung mga trail na nandito sa Halaala. Yun yung mga niraride din namin dati na medyo parang basic trail lang kung tutuusin. Kung yung mga dating trail, mga natural trail lang na normal na dinadaanan lang, hindi namin ginagalaw. Ngayon, yung trail na ngayon dito na pinag-ride namin, eto na yung trail na talaga nililinis, naghanap ng mga linya, naglalagay ng mga pictures, mga ganun na. Ganun na yung style ng trail na niraride namin dito. Hindi na yung ordinaryong rough road or off-road na kalsada lang. Meron nga lang special rule dito sa trail sa Halaala. Yun ay kung kailan lang pwede mag-ride. Pwede kang mag-ride Sunday hanggang Friday. Araw na hindi lang pwede mag-ride is Saturday. Bakit hindi pwede mag-ride na Saturday? Request kasi yun ng landowner o yung may-ari ng compound dito. Yun lang, isang araw lang na hindi pwede mag-ride, Sabado, bawal. Pero Sunday hanggang Friday, pwedeng pwede na mag-ride dito. Yun yung request ng landowner. Siyempre, respetuhin natin kasi nakigamit lang tayo ng lupa. Thankful pa rin kami kasi pinapagamit sa amin yung lupa. Hinaya kami na mag-trail dito, na mag-ride dito. Basta Sabado, hindi pwedeng ma-ride yung dito. Pero dito kasi meron pang isang line na hindi sakop nung compound dito. Yun yung pwedeng ma-ride kahit anong araw, kahit Sabado, pwede doon. Kasi hindi mo kailangan pumasok doon sa compound para ma-ride yung linya na yun. Yun yung SS1. Na dating tawag namin is yung DH line. Sino yung mga pwedeng pumunta? Kahit sino, welcome dito. Pwede pumunta dito. Welcome naman lahat na mag-trail dito. Basta sana lang susundin yung konting rules dito sa trail. Welcome naman kahit sino. Etong trail na to, marami na rin yung nakadayo dito galing pa sa malalayo. Anong klaseng trail yung meron dito? Since yung mga tropahan dito hindi mahilig sa padyakan, yung trail namin dito, gravity talaga. Pag nanggaling ka sa taas, hindi ka napapadyak, makakababa ka. All mountain trail, enduro. Enduro naman kasi, klase ng racing yan. Pero nakapagsagawa na din naman dito ng ilan ng mga enduro races na enduro format. Trails ito, pababa, expect nyo mga rock section, mga off camber, mga steep na section. Wala masyadong mga jump lines kasi hindi pa nagagawa ng mga jump lines. Pero may mga drops, may mga ganun. Pag basa, pag umulan, madulas, syempre. Kasi yung puti kasi, yung madulas pag kumapit na dun sa gulong mo. Yung challenge, pagbasa. Basa o tuyo, masarap pa rin siya i-ride. Yung trail kasi dito, hindi siya open area. May mga puno-puno, kaya kahit na mainit, tanghali, hindi ka sobrang mainitan kasi nga may mga shades ng mga puno. Presko yung hangin, pagdating mo dun sa tuktok, may overlooking ng Laguna Lake, kita mo lahat. Maganda rin yung view. Ang problema nga lang dito, walang porter, walang hatak. Para marating mo yung trailhead, tutulakan mo yung bike mo. Pwede mong padyakin, kaya lang may mga part talaga na imposible mo nang mapadyak pataas. Kaya tulak talaga akay. Nagawa din naman ng mga parang pahagdan para madali lang din magtulak pataas. Kasi may mga part na sobrang steep, may mga assist din sa pagtutulak pataas. So dito, bali yun na yung parang exercise mo. Doon ka na talagang pagpapawisan. Parang yun na yung workout mo, yung pagpunta din sa trailhead kasi tulak talaga siya. Pero kapag nakapag-start ka na, pag lumulusong ka na, tuloy na yun, pababa na yun, pure na adrenaline rush na yun. Kaya masarap din. Pwede ba kahit anong klase ng bike? Basta MTB, pwede dito. May mga nagtatry na maglaro dito, XC bike lang, kaya naman. Nag-start din naman ako na mag-trail dito sa Halaala, XC bike lang din naman yung gamit ko. Bago ako nag-switch sa bike na medyo mas modern yung geometry na pang trail talaga. Kung XC bike ang gamit mo, pwede naman dito. Kaya lang, setup mo lang siya na safe gamitin sa trail. Maganda kung mabababa mo yung upuan mo, kasi mas safe yun. Tapos yung gulong mo, medyo makapit, medyo makakapal, o malaki. Basta wag lang yung pangkalsadang gulong, safe mo na mababa dito. Kasi pwede ka na mababa dito na mabagal eh. Hindi mo naman kailangan ratratin yung pababa. Pero kung gusto mo na ratratin yung pababa, mas maganda yung bike mo, nakasetup na pang trail talaga. All mountain setup, enduro setup, yung mga ganun. Hardtail, full shoes, kaya-kaya dito, walang problema. Pero yung mga naka-hardtail yan, kagaya sa akin, hardtail lang, kaya naman. Kahit hindi ka naka-full shoes. Saan ang location ng trail, tsaka paano pumunta? Pwede nyo pong i-search sa Waze or sa Google Maps yung Halaala Trail Rides HQ. Yung nakapin na yun, yun yung area sa baba na pwede kayo mag
park, may tindahan doon. Doon kami bumibili ng inumin namin, ng snacks. Tapos andun din yung registration, doon ka maglilista, parang attendance, tapos bayad din. May bayad mamaya, didiscuss ko yun doon sa bayad. Pagdating nyo ng Tanay, diretso lang. Pagdating nyo ng Pililya, huwag kayong kakaliwa pa. Kahit na mabitak, diretso lang kayo. Papunta sa Halahala. Pagdating nyo ng Halahala, makikita nyo yung arko ng Halahala. Yung pinakaunang barangay sa Halahala, doon located yung trail na to. Hindi mo na need na pumasok sa pinakang gitna o dulo ng Halahala. Kasi sa bukana pa lang ng Halahala, yung pinakaunang barangay, barangay Sipsipin, doon located yung trail na to. Pag nakita mo yung Petron dito sa Halahala, lampas ka na, balik ka. Ang pwede nyo pang i-search na landmark is yung Iglesia ni Cristo. G. Valencia Street, yung street na papasukin nyo. May hardware sa harap. Pasok lang kayo doon, dire-diretso lang. Hanggang makita nyo yung gate, tapos yung pin sa Google Maps. Mas maganda kasi sundin nyo na lang yung pin sa Google Maps eh, kasi nilagay na rin naman na guide. Wala nga lang mga markings, mga signs na magtuturo dito. Wala kaming nakalagay ng mga tarpaulin, mga ganun. Kasi nga, syempre, etong lugar na to is medyo private pa ng konti. Konti lang, pero open naman sa kahit sino. Hindi nga lang siya yung talagang lantaran na pinopromote na may trail din. Meron bang parking? Oo, may parking dun din sa may tindahan yun, sa baba. Pwede magpark sa gilid ng kalsada, wala na kasi masyadong dumadaan na sasakyan dun. Itabi lang ng konti, pwede din sa papuntang gate din, itatabi lang din kasi may mga dumadaan din dun na mga sasakyan ng mga nakatira dun. Pwede din dun magpark, itatabi lang dun. So may parking naman. May bayad ba pag magte-trails? Meron pong bayad dito kapag gusto nyo mag-trail. 30 pesos per head yung bayad sa trail. Yung funds na yun, napupunta yun sa funds na pag-develop ng trail, tsaka iniipon din yun, binibigay din na tulong dun sa community dito, sa mga nakatira dito. Especially dun sa landowner. Kasi kahit pa paano, meron kaming naibabalik dun sa mga lokal dito. Parang hindi naman nakakaya kasi siyempre nakagamit lang kami ng lupa, diba? Hindi naman nagbabike din yung may-ari. Doon nyo napupunta. Tsaka yung parking din, 20 pesos yung parking. Doon lang din yung mapupunta eh. Hindi naman pinagkakakitaan na para ikayaman yung bayad sa pagtitrail dito or doon sa parking. Magiging funds lang sa pag-develop ng trail, siyang binabayad din sa tao na naglilinis dito, nagagamas, ganun. Doon din napupunta yung sinisingil na pera. Meron bang bilihan ng pagkain? Merong bilihan ng pagkain doon mismo sa baba, doon sa yung tindahan ni Jesmon, yung sa mismong trail end or yung parking area. May tindahan doon, pwede kayong bumili ng soft drinks, mga inumin, tubig, ganun, tapos snacks, biscuit. Meron ding lumihan na malapit kung gusto niyo medyo heavy na kakainin nyo. Solid, masarap din yung lumi nila doon. Pwede kayo kumain. Tapos, medyo malayo-layo na, lalabas lang dito sa street na to, sa main road ng Halahala. Marami din naman dun na pwedeng maging kainan. Yung banda-banda malapit na dun sa may hospital, sa tapat ng hospital. May mga magkakalapit dun na mga karinderia, resto, meron din. Kung halimbawa, tapos kayo mag-trail, tapos gusto nyo nung kumain ng medyo masarap-sarap, pwede kayo dun. Pero kung inaalala nyo, wala kayong nabaon na snacks, na trail food, huwag nyong alalahanin kasi pagkatapos nyo ng isang hits ng linya, dun lang sa baba, yun, sa tindahan lang, pwede kayo mag-refill dun, pwede kayo makakain. Tubig, snacks, ganun. Meron bang hatak? Yun nga, nabanggit ko kanina, wala pang hatak dito. Walang porter, walang bata na mag-a-assist magtulak. Maganda ko na namin magtulak kaysa magkano ng bata dito kasi maagas kasi pa ng bata. Hindi na mga sisanay na magtulak yung mga nandito. Yun, yun na yung pinaka-exercise mo. Yung pag tulak pataas doon sa trailhead. Parang ang hirap din kasi yung magkaroon ng sistema dito na may hatak. Kasi nga, access road papunta sa trailhead, wala eh. Wala siyang ibang access eh. Kaya hindi pa magawa ng ganun, na ganun sistema. Siyempre, para magawa yun, kailangan may initiative na rin ng may-ari ng lupa kasi yung gagawa talaga sila ng daan, di ba? Para lang maging access road sa trailhead ng hatak. Decision na ng may-ari ng lupa yun. Yan yung hindi pa inaano dito kasi hindi ko alam ah. Feeling ko, hindi rin naman kasi magiging permanent tong trail na to. Unless magkaroon ng backing ng mga players na may malalalim na bulsa na mag-i-invest para dito. Paano pumunta sa trail? Ayun nga, nabanggit ko nga, dalawa yung pwedeng pasukin na linya dito. Yung isa, yung pwede kahit Sabado. Diretso lang, wala rin naman ligaw. Pataas lang din. Tapos pagdating mo sa taas, mahaba ka lang din. Dire-diretso. Tapos yung isa, eto, yung main area sa may compound. Dire-diretso lang, akit ka doon sa may irrigation. Tapos backtrack ka. Maraming mga linya din yan. Makarating ka dito sa may mangga. Ito yung mangga tambayan na tinatawag namin dito. Dito, mula naman dito, pwede ka pang dumiretso doon, mataas, kasi yun yung extension na medyo mas technical DH. Ganun yung dating. Rock section, mga ganun. Andun yun, yung medyo challenging na part. Tapos, pagaling mo dito, marami ka rin mga pwedeng lusutan pababa. Pero ang baba mo, doon pa rin sa may tindahan. Doon pa rin mapupunta. Kahit na marami ka rin lusutan, kasi marami rin mga iba-ibang mga linyang ginawa dito. Nung last na enduro race, apat yung stages na ginamit. Kaya yun. Medyo mahirap ituro eh kung saan yung mga daan.
nakaraan. Pero, i-share ko sa inyo yung ginawang mapa ni Goyo. Ito yung pwede nyo takakay, babaybayin nyo lang. Basta may nakita pa kayong daan, tama pa yan. Pero pag wala na kayong nakita ang daan, naliligaw na kayo. Ang pinakamaganda, pinakamaya-advise ko kapag magte-trail dito, magpasama sa lokal para mag-guide dun sa daan ng trail. Paano kayo makakapagpasama? Pwede kayo mag-join dun sa Facebook group ng Halahala Trailers. Join lang kayo dun, post lang kayo dun. Pagka nandun na kayo, pwede rin kayo mag-post, sabihin nyo, pa-add kayo sa GC kasi meron GC yung mga trail riders dito tsaka yung mga dumadayo na member din dun. Tapos, dun sa GC, pwede kayo mag-chat dun. Sabi kayo, mag-ride kayong gantong araw, kung meron bang pwede mag-guide, meron bang pwede sumama. Karaniwan, meron naman. Basta hindi busy yung mga tropa natin dito, yung mga lokal dito. Sasamahan kayo nun. Especially si Bro Aldrin. Siya yung taga dito lang kasi yun, si Bro Aldrin. Sino-sino ba yung mga lokal? Siyempre, si Bro Aldrin, pinaka number one lokal dito. Si Kagawad Michael, isa yun sa mga taga dito. Nasasama-sama na rin namin na mag-ride dito. Yung may-ari ng compound, makikita nyo siya kapag dinaanan nyo mismo yung daan papunta dun sa kabahayan. Pero, hindi kasi ina-advise na dumaan dun sa kabahayan kasi madaming aso dun. Maingay yung mga aso. Kaya sa irrigation tayo dumadaan. Dun tayo sa kanan kagad dumadaan. Dito kagad yung sa loob ng trails tayo dumadaan. Tapos sila Jesmon, may-ari ng tindahan dun sa baba. Madami pa mga lokal dito. Batiin nyo lang. Mabait naman yung mga lokal dito. Tips sa mga gustong mag ride dito. Number one tip ko sa inyo, magsuot kayo ng protective. Siyempre, importante yan. Number one na dyan, helmet. Full face or half shell, nasa sa inyo naman. Pwede naman kahit alin dyan, nagra-ride din ako dito ng half face. Pag chill lang talaga, gusto kong bagalan. Pero kapag basa, pag madulas yung mga ganyan, or minsan gusto kong magmabilis ng takbo, nagpo-full face ako. Para siyempre, safety na din. Full face, half face, kahit ano, okay lang yan. Importante, may suot ka helmet. Tapos, sapatos. Mas maganda rin nakasapatos kasi siyempre, protective siya ng paa natin yan, yung sapatos. And then, gloves. Okay din na may gloves. Tapos, knee pads, elbow pads. Okay din na may ganyan. Pero, hindi naman required. Mas maganda lang na meron ka. Ako kasi, nakarami na rin ako ng slide dito, ng mga semplang. Naligtas ako nung protectives ka na yan. Hindi ako nagkasugat dahil dyan, may gasgas na ako kung wala akong suot na elbow pad. Kaya, yun, kung meron kayo nun, suot nyo. Mag-post na lang sa group or mag-message sa page ng Halahala Trailers. Pwede nyo na i-message yung FB page na yun. Si Goyo mismo yung sasagot sa inyo doon. Kung nagbabala kayo pumasyal dito para matry nyo yung trail namin dito, ganun yung gawin nyo. Para masama kayo ng mga tropa natin dito, para mag-guide kayo sa trail, hindi kayo maligaw. Konting request lang po, respect the locals. Batiin nyo lang, mabait naman yung mga tao dito sa Halahala. Respetuin lang natin yung mga local. Galang natin. Siyempre, kasi kanila to eh. Kanila to lugar natin. Nakigamit lang tayo. Ganun lang. Respect the trails din. Huwag sanang kalatan. Siyempre, mga mountain bikers tayo, kaya nga tayo nagbabay kasi love na love natin ang environment, diba? Kaya tayo nagbabay, kaya huwag natin kalatan. Kung may kalat tayo, lagay yan sa bulsa, sa bag natin. Huwag natin tapong basta-basta dito. Huwag din sana i-modify yung trails. Kung may part kayo na nahihirapan kayo, huwag niyong baguhin kasi ayun yung challenge. Wala naman din dito na ginawa na part na talagang sobrang delikado, risky. Yung mga features din, nasubukan na rin naman, safe naman, mga ganun. Kung may section kayo na nahihirapan kayo, huwag niyong baguhin kasi hindi kasi dapat yung trail yung mag-a-adjust sa skills natin. Dapat yung skills natin yung mag-a-adjust sa trail. Ganun lang. Naki-clear naman na iba, maki-clear niyo din yan. Talagang practice lang. At pagka natutunan niyo ang kailangan gawin para ma-clear yung certain features ng trail. Kaya huwag i-modify. Ayan lang natin yung mga digger, mga trail builder natin. Sila yung gumagawa niyan. Sila yung nagpapaganda sa trail natin. Kaya hayaan lang natin sa kanila yan. Kung may tanong kayo, comment lang sa baba. Kung gusto niyo pamasyal, welcome kayo. Message lang kayo sa FB page ng Halahala Trail Rides or mag-post kayo sa FB group.